isa ka rin ba sa mga nahihirapan na mag-assemble ng condenser sa tuwing gagawa tayo ng PC stunner? May tuturo akong isang gamit para ma-assemble ito. Hello guys! Magandang hapon sa ating lahat. So ito mga idol, parang inimbento ko lang din. Kasi nung umpisa, napakahirap talagang mag-assemble ng ganito. Nung una, talagang nakakaasar hanggang sa paano ko kaya ma-assemble to ng madali. Yun na nga sa isip ko. Okay lang kung mga lima lang, o kaya mga apat, tatlo, okay lang, madali lang siyang assemblein. Pero pag sampu pataas, hanggang 15 ganun, napakahirap ng i-assemble. So, gagawa tayo ng tools na makakatulong para ma-assemble ng mas mabilis yung ating condenser. So bago ang lahat mga idol, baka pwede naman makahingi ng isang subscribe at like and comment na rin. Pahit na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko kagaya nito. So ang kailangan natin ay pliers, screw nut, kapirasong kahoy, fiber, o kaya pwede lang yung mga galon, anything na medyo makapal siya, yung hindi siya madaling mabaliko. Basta ganito yung itsura niya kasi tatabasin natin yan. Tapos tape, nagari. Tapos syempre yung ating condenser. So, bale mga idol, 10 lang yung nabili kong condenser kasi medyo mahal na ngayon. 35 pesos lang isa. Sa pagkuha ng kahoy, kailangan mong sukatin yung eksakto or sobra. Mas maganda yung sobra ng konti. Ganyan.
tapos na. So ipapakita ko na lang kung paano ito gamitin. Kailangan nyo lang ng magnetic wire. Kaya nang bala kung gaano kakapal yung gusto nyo. Pero pinaka the best ko rin mga idol yung size 14. Mas matibay. Kakayasan nyo lang ito mga idol ha. Ganyan. Para matanggal yung banot nyo sa ibabaw. Ito lang mga idol, nakayasan ko na. Natanggal na yung pag-ibabaw na coat nya. Then malakas yung akong number 14 na ano wire. Kaya dinoble ko na lang muna. Pare, bali kung gagawa kayo, mas maganda gamitin yung number 14. So ganito lang gamitin to guys. Kakamadahan nyo lang ganyan. Yan. Yan. Ganyan. Ganun lang yun guys. Kaysa naman ginaganyan ninyo. Tapos tataliyan ninyo eh mas mahirap. Ito, hindi mo na siya kailangang hawakan. Ilagay mo lang yung tali dito sa gitna. Yan. Doblehin ko pa ulit idol kasi medyo mahaba pa. Sayang naman yung haba niya. So, kanya na. Ilalagay natin dyan. Saka natin siya kamadahin. Saka natin ipulubot ito. Dito sa ibabaw. Kailangan nyo lang pigain dito muna ang samantala para hindi siya ma-deform. Ito, lagyan nyo lang piga dito saka nyo siya pihitin. Pag napigaan nyo na, ayan na. Assemble na. Saka natin siya higpitan ngayon. Pwede rin alambre mga idol. Mas matibay. Dito lang din. Parehas na procedure. Ganun din. Kakamadahin mo rin. Lagyan natin ng secondary na pampatibay. Mas madali siya sa ano mano-mano na pag ano assemble kaysa gamitan mo ng ganito. Siguro naman meron nang mangilan-ngilan sa inyo na nakagawa nito. Para sa karamihan pwede ninyo itong gawin din para mas mabilis ninyong mabuo. Kailangan na lang nating balutin ng tape.
Ah, tapos na mga idol. Napakalinis. What? Ito lang sa mga araw na to. Ito lang yung topic ko. Kung medyo nahihirapan ka rin mag-assemble ng condenser, siguro pwede mo rin gawin ito para mas mapadali yung pag-assemble mo. So yun lang, mga idol. Peace.